Ito naman. December 11, 2023. vlog na naman tayo. And a short while dun tayo sa labas para magsundo sa kapatid ni Bryson. Akin na po, si Ate Beula. Nandito si Bryson kumakain. Ayan, kumakain si Bryson. Ayan. Smile, smile, baby. Smile. Smile. Eh. Big mouth, big mouth. Ah, big mouth. Oh, you eat, you eat. Ayan. Ayan. Ang ganda nga kaya po, di ba? Lalong-lalo na kayo kung mayroon din kayong mga anak. So, it's a very, very nice experience. It's very nice experience to have mga apo. Thank God, you know. Regalo ni Lord yan. Hindi yan biro na regalo. Kaya huwag natin abusuhin yung kabutihan ng Panginoon. Minsan kasi parang we don't value the grace of God. Diba? Masave tayo sa grace of God eh. Yun ang pinaka bottom line ng ating pamumuhay. Nabubuhay tayo sa grasya ng Panginoon. Not by our good works. Ha? Kasi pag sinasabi mo good works, nabibili mo yung Panginoon. So, scam. Scam yan. Ha? Kunwari, pleasing kasi personality niya, pero may ginagawa ka namang kasalanan. So, hypocrite ka. Kaya, ayus-ayusin natin yung pakikitungo sa Panginoon. Ha? Dasal-dasal ka sa public, marami kang pera, nagpapatayo ka ng simbahan, hindi yun naman ibig sabihin masama. Parang niloloko mo ang Panginoon kung hindi pure ang iyong intention. Diba? Ang ibig sabihin dyan, ang intention mo. Kasi sinaskam mo ang Panginoon eh. Importante itong nag-uusap-usap tayo kaysa wala. Ha? Yung mga good works, yung kunwari, mayroon tayong 5 times a day magdasal. Ganyan. Mga ano pa yung mga rituals nyo na punta kayo sa isang bato. Paikot-ikot kayo. Yan. Ano pa yung mga kailangan nyong gawin. So, good works yun, ha? Yung karamihan dyan, pag kunwari na kumplito nila dahil siyempre, capable sila, proud na sila. So, naging hambog na, mayabang. Ayan, may versikulo dyan. Hanapin mo. So that no one will boast. Ha? Not by good works. We will be saved not by good works, but the grace of God. So, yan, sabihin natin, nandiyan yan sa Holy Bible. Kaya lang, dinideny natin eh. Ha? We don't appreciate the real essence of the Bible, ang message niya. We usually take that for granted. So, hindi maganda na ugali yan. Hindi maganda. na parang niloloko natin yung Panginoon. Sa good works yan, ha? Kung ano-ano pang requirement ng papuntang langit. Alam nyo ang papuntang langit? Trust the Lord God, Jesus Christ, yun lang. Wala nang iba. Redeem na lahat yung mga practices natin ng mga paganism, mga idolatry, paid na ng ating Panginoon, Hesus Kristo. Siya ay pumunta dito, naging Messiah, meaning Savior siya. Ngayon, hindi nyo pa rin tanggapin dahil anak, hindi daw nanganganak ang Diyos, hindi nanganganak ang Diyos, nagkatawang tao ang Diyos. Ha? Bumaba galing langit hanggang nakihalo sa kapwa-tao niya. So, tao ang Diyos natin. Yan lang. Para mawala na yung gulo sana. I-accept natin na mas nauna yung Holy Bible at na tingin-tingin naman yung iba. Maganda ang sinusulat. Ayan. na ang iba nara sa salog. Balhin niya ang plato. Yeah, aking apo. Yan, yung mga bata eh.
disiplinahin natin habang bata pa sila. 'Di ba? Pag matanda na, wala na 'yon. Huli ng lahat 'yan. 'Di ba? Yeah. Train up a child. Ay, na lang. So that when they grow old, they will not depart from it. Ayan, ganyan. Ayan, nag-yellow pa pala sa labas eh. Kaya, kasi kasuhon ko muna yung hood ko. Nakatago dito sa likod eh. Ayan. So, na-trap yata. Ayan, dali. Wala na yung hood na isa. Dito tayo sa ating vlog spot. Huh? As usual, magantay tayo dito ng bus. Malamig dito, grabe. Ayan oh, yellow. Yellow yan. Oh. Kaya, maliban sa yellow, hangin. Malakas hangin. Eh, hindi pwede na walang yan, protection sa mukha, lumulusot yung lamig. Ayan, ito pa isa. Ayan, para tayong kuha nito, malamig eh. Yeah, tapusin natin yung vlog natin, maya maya nandito na yung apo. Bahala na kasi malamig ang mukha, pero mayroon naman tayong mga hairs gaya ng squirrel, aso, pusa. Hindi yata nilalamig yan ah. May tulong talaga, ang malaking tulong ang facial hair, yung mustache at saka beard. Ayan, kaya yun yung ating pinag-usapan, balik-balik lang yun ah. Basta ako, wala akong ibang kung sa Bisaya, why nagpaluyon ako? Wala tayong isang agimat, ha? Hindi tayo isang tao na superman o may connection or special person. Wala. Wala tayong special name, address, wala tayong ganyan, ability. Yung sa akin lang, yan, discernment lang, na karamihan ay nakatira sa mundo natin na they're practicing yung morally upright lang kahit walang Panginoon. Kaya pwede natin gawin yun. Wala na yung terrorism, chong. Pag may terrorism dyan, hindi na ako maniwala. Ha? Yan, sabi-sabihan ko pa ulit-ulit sa ilalim ng yung kahoy na to. Loko-loko yung magsasabi na propeta na makapunta ka ng langit pag nakapatay ka ng Christian or Jews. Wala yun, chong. Kaya nandito ako, ha? With no special promotion, no special tawag niya na category na ambassador, wala tayo niyan. Yung kiniklaim ko lang, anak tayo ng Diyos, child of God, at saka Holy Bible at Jesus Christ. Yun lang yung wala na tayong ibang yung sinasabing mayroong abilidad, ganyan. So, kaya andito, alisin nyo na yung terrorism, kasi hindi ka talaga mapuntang langit yan. Hindi ako maniwala may virgin doon. Anong ibig sabihin ng may virgin? Eh, katawang tao ka, may privilege kang patunayan ang pagkalalaki mo, ha? Sa mundo lang yan, hindi na natin alam sa langit, kasi naniwala din ako may langit eh. Kasi sa Jeremiah 33:3, chapter 33:3, sabi ng Panginoon, Panginoon na naman, hindi mo talaga sukat akalain ano ang nandun na nakalagay na makikita sa langit. Talagang super ganda. Hindi yung sabihin mo na pumatay ka at saka makatikim ka ng maganda. Wala yun, sira ulo yun, ha? Yung profit molecule nyo, ayusin nyo yan.
Wala yan. Ha? Wala yan. Hindi ako maniwala niyan. Because matagal na akong nag-attend ng mga church service. Matagal na akong nag-observe sa mga simbahan. Nakikita ko kung sinong hipokrito. Yan, ang propeta nyo, naging hipokrito. Naging somebody. Nag-elevate siya. Tuturo ng righteousness. At saka nag-practice ng lasciviousness. Eh, criminal yun. Criminal mind yun, ha? I-google mo. Ha? I-google mo yan. Sabi niya, wild donkey. Yung lulo natin na isa. Huwag na, ihinto na yun, ha? Kasi may nakikita mo, madi-discern mo talaga kung anong tama, mali eh. Yung iba nga babae, sabi niya, alisin nyo na yun, ha? Yung armas nyo, rape. Ha? Ang armas nyo, we make rape as your weaponry. Wala yun, walang respeto sa babae yun eh. Kaya huwag kayong maniwala sa mga sinusulat yan lahat. At salamat sa mga moderate at saka mga nominal na hindi masyado maniwala sa terrorism. Gusto natin righteous living, morally upright living ilang. Wala nang iba. Yung sadya natin na kunwari tayo sa mundo, nagpapakayaman. So be it. Ha? Kung may chance ka magpakayaman, bilyon-bilyon ang pera mo, so be it. Pero hindi ako maniwala na yung pera mo yan ay makarugtong sa that will add to your lifespan. Hindi mo mabili ang buhay. Hindi mo mabili yan. Kasi yan, galing sa Panginoon. Galing sa Panginoon yan. At saka hindi galing kung saan-saan. Siyang nagbigay. Siya din ang kukuha. Yan, kaya andito ng bus. Yan, andito na tayo. Ha? Buti naman at maaga. Dahil late tayo eh. Yan. What did he say? Huh? Ano sinabi? What did he say? Huh? You heard her? Are you not going home? Mama and Papa is there at home. Mama and Papa, they just arrived. Yeah, we catch up because they're going out. You can join them to the clinic of Bryson. Bryson has a check-up. Naglalaro sa yellow. What? Nakatuwa itong may apo. Yeah, we cross. No, your bag. You get your bag. We try to catch up mama and papa at home. They're now home. Yeah, we go. Yeah. Slowly, do not run. Ah, yun lang. Yun lang ang ating topic ngayon. Ha? Isipin nyo na lang na magulo ang mundo pag walang mga ganitong mga paraan. Kasi yan lang ang ultimate ko na yan, the only request na gagawin natin. Wala na. Minsan lang itong buhay natin. Hindi na ito madagdagan. Pag na mag nawala ang mga oras na ito, wala na. We cannot return it back. Ha? We live this life but once. Ha? We pass this way but once. Okay, God bless you. God make His face shine on you. And turn His face to you.
and give you peace. God bless. God will keep you in all you do. Be righteous. Go na. There's the car of Papa. Yeah, there's the car of Papa. Papa is there. Oh. Wait, wait.